Magandang umaga po sa bawat isa atin. Okay, devotional time na naman tayo, no? At alam ko na hindi po tayo nagsasawa na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. Kaya huwag po tayong magsasawa, no? Dahil wala naman ho tayo masyadong ginagawa ngayon, naka-quarantine tayo, eh ano pang gagawin natin? Di tayo magbahagi na ng salita ng Diyos. Na sa gayon ay yung mga nanghihina nating pananampalataya at kalooban ay patuloy na palakasin ang ating Panginoon sa pagitan ng kanyang salita at kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Okay, kung nasusundan niyo po ang ating mga pinag-aaralan na sa aklat ng Lucas pa rin tayo, so binasa natin kaninang umaga ay yung Lucas 9:37 to 62. At ako po ay pumili ng ilang talata dito dahil konti lang naman yung pinipili ko na talata dito kasi pag lahat ito pinag-aralan natin eh baka apat na oras na akong nagtuturo, hindi pa rin tayo natatapos, no? Kaya kumukuha lang po ako ng ilang verse na atin pong pag-aaralan. At ang napili ko po dito ay yung sa Lucas 9:49-50. Sinabi ni Juan, "Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo." Okay, so purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So, nakita natin dito, no? Grabe yung nangyari. So, nagkaroon ng pagkaingit ang mga disipulo dahil sa nagkaroon sila ng karanasan na hindi sila makapagpalayas ng masamang espiritu. Ayon doon sa, kung babalikan natin doon sa Lucas 9:40, "Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Palayasin ninyo ito, ngunit hindi nila magawa." So, merong inaalihan ng masamang espiritu. Eh, tinawag yung mga alagad, kinakasaot nila, hindi nila mapalayas. Kaya ang ginawa nung tao na yon ay lumapit sa Panginoong Jesus para siya magpalayas ng masamang espiritu. Eh, ngayon nakakita itong mga alagad na ibang grupo na kung saan ay nakapagpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, ang ginawa nila, pinagbawalan nila. Sabi ng asumbong ng mga alagad do sa Panginoong Jesus, pinagbawalan po namin kasi hindi naman namin yung grupo, ating grupo. Again, sinabi ng Panginoong Jesus, ang ginawa naman nila tama. So, kung sila ay hindi labas sa atin, parang sa atin yun. So, parang hindi maunawaan ang mga alagad yun, ano? At ang nakita natin dito ay nagkaroon lamang ng inggit yung mga alagad dahil yung hindi nila magawa, nagawa ng iba. Okay, so subalit na makakita sila itong mga alagad, nagtataka nga sila, no? Bakit yung iba nakapagpalayas, yung sila ay hindi, ano? Ngayon ay nagkaroon dito ng tinatawag na pagkaingit, ano? Yung pride ay nakapagka nasa atin yan, nasasaktan eh, no? Yung tao na kung saan ay kapag nakakakita sila ng mga bagay na nagagawa ng iba ngunit hindi natin magawa. Maari din namang ang inggit na ito ay maaring bakit ganoon, meron sila, tayo wala. Bakit nagagawa nila, tayo hindi, no? At sabi dito, sinabi ng Panginoong Jesus na wala dapat puwang sa puso ng sino man ang pagkaingit, lalo na sa pakikipaglabang espiritual, dahil hindi ito makakatulong sa kaharian ng Diyos. O, hindi dapat maghari ang inggit do sa mga alagad. Hayaan nyo sila. Kung nagagawa nila yon para sa kabutihan, para sa ikararangal ng Panginoon, hayaan natin sila. Kaya,
dito, kailangan ng bawat mananampalataya, anuman ang grupo na kinabibilangan natin o na sino man, kung naghahari sa bawat isa ang layunin ng Panginoon dito sa lupa, ay hindi natin dapat pagbawalan o layuan kung pareho naman ang naisin natin na mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway o ng diablo sa mundong ito. O kung ginagawa naman natin na maparangalan ang pangalan ng Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin mas magaling tayo kaysa sa kanila. O hindi natin pwedeng sabihin na mas magaling sila kaysa sa atin. Ang Panginoon ay nagkakaloob ng mga level ng ating pananampalataya at ipinagkakatiwala lang sa atin ay yung mga makakaya lamang nating alagaan o pamahalaan. Ang kailangan ay maging bukas ang puso ng bawat isa, no? Na tanggapin ang bawat isa bilang ating mga kapatid. Kapatid ang ating ituring sa kanila sapagkat pare-pareho tayong gumagawa at nagnanais na mapaglingkuran ang ating Panginoon. Kung nagkakaroon man ng katagumpayan sa pakikipaglaban sa kaaway o naging successful sa buhay ang iba, dapat ang makita sa atin ay kagalakan, natutuwa tayo sa kanilang katagumpayan. Lalo na kung sila ay nakapagdala ng mga tao sa Panginoong Yesus. Di ba napakaganda na nagiging katuwang, nagiging katulong natin yung ibang grupo doon sa layunin ng Panginoon sa bawat sa atin na madala ang mga tao, mga kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Mayroon tayong mga pagtutulong-tulong. Hindi tayo nagsisiraan. Hindi tayo nagpapagalingan. So, kaya dalain ko na mawala na rin yung mga inggitan, lalong-lalo na sa pamilya. Naku, minsan, sa pamilya natin, nagkakaroon pa ng inggitan, nagkakaroon pa ng siraan. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng hindi maayos na relasyon sa pamilya. Nagkakaroon ng favoritism, nagkakaroon ng panig dito sa isa, panig doon. So, huwag nating hayaan na ito'y mangyari sa ating pamilya. Maging sa mga churches natin na kung saan ay nakakakita din tayo ng mga inggitan at siraan. Nakakalungkot lamang dahil sa halip na tayo ay maging abala sa paglilingkod, sa ipinapagawa ng Panginoon sa ating iglesia, minsan nauubos ang panahon ng ibang mga minister o ng mga ibang leader sa pakipagdebate sa Facebook, no? Hindi dapat ganoon ang ginagawa natin paglilingkod sapagkat wala namang nananalo sa debate. Merong nananalo ang diablo, no? Dahil pagkatapos ng debate, dibate, no? Nag-aaway-aaway. O eh, pag ang mga Kristiyano nag-aaway-aaway, sino ang nagtatagumpay? Hindi ang kaaway. So, hindi dapat paging ganoon yung ating damdamin sa paglilingkod. Kundi sa halip tayo magpanalanginan. Ipanalangin natin ang bawat sana maging matagumpay sa ating paglilingkod. So, gayon din naman ay eto, pang-isa, dapat mawala na din ang inggitan at pasikatan sa paglaban sa epidemya na nararanasan natin sa ating bansa. O marami tayong napapanood, di ba? Nag-iinggitan. Nakakalukot, ano? Sa halip na magpasalamat tayo, may magbigay man sa atin, huwag na nating tingnan kung ano yung ibinigay doon sa iba. Nagkakaroon pa ng inggitan eh. Makikita, nakapost sa Facebook. Sasabihin, sis, bakit sa inyong lugar, apat ang delata nyo, sa amin, dalawa lang. O sasabihin naman doon siya, eh bakit sa inyo, may sitsaron, kami wala. Eh bakit, mas maganda ang bigas nyo, sa amin, hindi. Bakit kayo, meron kami, wala. So, ang dami ko nababasa. Halos lahat, nababasa ko, sana all. No? Pagka nainggit na, sasabihin na, sana oil.
So, nakita natin dito ang mga tao na kung saan ay walang kasiyahan sa buhay. Kung meron dumating, pasalamat tayo. Kung wala, naniniwala tayo, may gagamitin iba ang Panginoon. Basta mahalaga tayo humihingi sa Panginoon at naniniwala tayo na ang Panginoon ang magkakaloob sa atin. Diba? Huwag na natin kaingitan yung isang sardinas na nakalamang siya. Isang tray na itlog na nakalamang siya. Ako, pag may natatanggap at alam kong yung iba ay hindi sapat yung nakatatanggap nila, so kami po'y nagkakaloob din, ano? Tinitingnan din namin yung mga pangangailangan ng iba. Dahil dito sa paglaban na ito, sa krisis na ito, dapat tulong-tulong tayo. Ipakita natin na tayo ay nagtutulungan, hindi nagbabangayan. Nagpapanalanginan, hindi naglalamangan. Dapat sa krisis na ito, sama-sama tayong dumudulog sa Panginoon. Hindi laging pengi noon. Magmalasakitan tayo, magtulungan tayo. Okay. Sana yung mga politiko, tama na yung bangayan. Tama na yung hamunan. Nakakalungkot dahil sa halip na tumulong na lamang ay marami pa tayong naririnig sa kanila, no? So nawa po ay magkaisa na lamang tayo sa pananalangin at pakiusap sa Diyos na tayo ay tulungan na maka-survive na sa laban natin ito, sa pandemic nito, sa virus na ito, sa COVID-19 na ito. Naniniwala ako mapagtatagumpay natin to kung lahat po tayo ay magsasama-sama sa pananalangin. Kaya inaanyahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa pananalangin. Pananalangin ng pagkakaisa. Panalangin natin ang bawat Pilipino ay magkaisa na naharapin ang COVID-19 na ito, sapagkat itong kalaban natin hindi ang sino pa man. Hindi ang kapwa natin Pilipino kalaban natin dito. Hindi ang mga politiko ang kalaban natin dito. Hindi ang sino pa man, kundi ang gawa ng kaaway na ito. Tayo yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinudulog po namin ang aming bayan, ang bayang Pilipinas, na kung saan ay nakakaranas ng mga pagdating ng mga salot na ito, ng virus na ito, ng COVID-19 na ito, na kung saan hindi namin inaasahan, na kung saan ay hindi naging normal ang takbo ng buhay namin. Pero marami po kami dapat ipagpasalamat sa mga nangyayari na ito, sapagkat dito mo kami sinasamahan, pinararanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan at ang pagsama mo sa amin, ang paglilinis mo ng aming bayan. At nakikita po namin dito ang mga tao na kung saan ay ang mga katotohanan sa kanilang buhay. Ano man ang kalagayan ng bawat sambayan ng Pilipino, dalangin po namin na patuloy kami magkaisa sa pananalangin, pagtutulungan, pagmamalasakitan, at pagsunod sa aming bayan, sa mga pinaiiral na batas sa aming bansa. Matuto po kaming idulog sa iyo ang aming presidente, ang lahat na nasa pamunuan ng aming bansa. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang samahan. Pagkaisahin mo sila, O Diyos. Alisin mo ang anumang bangayan sa politika. Alisin mo ang anumang siraan. Dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng bawat Pilipino. Dalangin po namin na patuloy mong samahan ng mga frontliners namin. Balutan mo sila na yung baladigo, kalakasan, proteksyon na nagmumula sa iyo. Huwag mong panghinain ang kanilang katawan, kalakasang espiritual at sa pangatawan ay patuloy mong pagkaloob sa kanila. Bantayin mo sila, O Diyos. Ang mga may karamdaman, tinamaan ng COVID-19 ito sa aming bansa at sa ibang panig na mundo, dalangin po namin na ang kagalingan ay patuloy mong pagkaloob sa kanila. Huwag mong hayaan na magtagal ito. Pahiran mo sila na yung banal na dugo. Ilapat mo yung mapagpalang kamay sa bawat sa kanila.
na sa gayon maramdaman nila na meron kaming, na meron silang isang Panginoon na kung saan ay nangangalaga, nag-iingat, sumasama sa kanila at nagdanais na sila'y pagilingin. Naniniwala po ako matatapos ang laban nito na matagumpay ang bawat isa. Salamat po Panginoon at sa mga tao na kung saan ay nakakaranas ng gutom, dalangin po namin na ikaw ang magdala, magkaloob ng mga pagkain, inumin to, ng mga pagpapalan to sa kanilang mga bahay, sa kanilang buhay, sapagkat umaasa kami na matatapos ang epidemya na ito, ang problema, ang krisis na ito, na ang lahat ay makakaranas ng kabusugan, ng kaayusan sa kanilang buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming tinatawagan, ang Diyos na magpapala sa bawat isa. Salamat po Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nanood, nakinig ng video na ito. Patuloy mo silang samahan, ingatan, pagpalain sa kanilang buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong mga comment, prayer request, pwede nyo pong i-type sa comment sa baba. At ito po'y sama-sama natin ipapanalangin sa ating Panginoon. Muli, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ito po si Pastor Israel Sarno ng The Shepherd's Voice mula sa CMJC Tom Lemery. God bless you all. To God be the glory.